So ang ibig sabihin, pag sinabi nating CNC Agritech is a Japanese technology, ito po ay nanggagaling ba ho talaga ang teknolohiya galing Japan, no? So ito po ay formulated by Dr. Tetsu Kamikawa. He is a Japanese microbiologist. Actually, itong technology na ito, matagal na po ito na-develop, no? So, nung dumating ito sa Pilipinas, nung 2018, ang good news, yung Classic Corporation po ang nakakuha ng sole distributor sa entire Philippines. So, yung technology na ito, ang good news, nung 2019, ang ginawa ng ating manufacturer, yung Japan manufacturer, nagpatayo po sila ng manufacturing company sa Pilipinas. Kasi nung one year, yung mahigit one year na yung company na nagpo-promote nito, marami na pong kumukuha ng malalaking kumpanya. Kaya na napilitan yung ating formulator na magtayo ng kumpanya dito sa Pilipinas. So, yun yung malaking good news. Kaya hindi po tayo maubusan ng produkto. Kasi marami pong nagtatanong sa akin kung maubusan po ba tayo ng produkto. Hindi po, kasi ang warehouse na or ang manufacturing technology natin nasa Philippines na po. So, CHC Agritech is a Japan technology. Itong CHC Agritech is a brand name, no? So, brand name po ito. Wala pong ibang mga kumpanya na pwedeng magdala nitong pangalang CHC Agritech. Yung Classic Corporation lang po ang may license na gamitin itong pangalan. So, kasi nakuha po natin yung patent itong product. Patented po ito sa atin, no? Yun yung maganda, no? So ang CHC Agritech, okay. So marami yung nagtanong kung ano ba itong CHC Agritech, no? Ano ba yung content, ano ba yung laman nitong product natin? So itong technology is ginagamitan po natin ng beneficial microorganism. Ibig po sabihin, yung laman ng product natin is bacteria or tinatawag natin good bacteria, and mayroon din itong good fungus. Okay? May mga enzyme din at iba at may mga bacteria at fungus na kung saan ito po ay beneficial sa lupa. No? So kung saan ito po ay nagbibigay ng malaking pagbabago sa ating lupa, especially yung ating lupa ngayon ay very acidic soil, no? Ang problema naman talaga ho ngayon sa mga lupa natin, acidic na at wala na pong mga good bacteria yung lupa, kaya nagkakaroon na ng depletion sa ating soil at nagkakaroon na ng low yield. So marami na pong farmer ang ayaw na magtanim kasi nalulugi na po sila kasi yung lupa mismo yung sira. So, our technology po ay talagang ang top po sa panahon ngayon dahil ito po ay makakatulong sa lahat ng farmers. Okay. Actually, no excuses po ito, no? At kailangan po talagang magamit kung gusto ng farmer na mamaibalik yung kagandahan ng ating lupa. Hindi po pwede ng mga chemicals na yan, hindi po pwede ng mga abono na makakatulong para bumalik ang kagandahan ng lupa. This technology po ay malaking tulong po. Kaya po, we are the solution ng mga problema ng ating mga farmers. Solution po tayo. Hindi po tayo dagdag gastos sa kanila. Actually, tayo po ay dagdag income sa mga farmer. Dapat yun po ang ma-educate yung ating farmer sa ating teknolohiya. Okay? So, kung mapansin natin nung unang panahon, ng 50 years ago o 100 years ago, talagang napakalinis po ng ating mga river. Talaga pong ang ating ecosystem, buhay na buhay yung ating mga kagubatan. Dahil po, wala pa masyadong chemical noong unang panahon. Sa ngayon kasi, very, very excessive na. No? Talagang talamak na kasi yung mga chemical ginagamit sa ating magsasaka. Hindi lang sa magsasaka, but in our mga malalaking kumpanya. So ang nangyari ngayon, is lahat po ng chemical residue ay aakyat po yan, no? Aakyat po yan sa taas, sa langit, aakyat po yan sa kaitasan kung and then darating ang tag-ulan, babagsak ulit sa lupa. So lahat po ng toxic bubagsak sa lupa. Kaya yung is mga bukid na rin, very acidic na rin kahit hindi kayo gumagamit ng mga chemicals. Dahil po
yung evaporation nung galing sa lupa o punta sa taas at binabagsak sa pamagitan ng ulan, ay very acidic na rin. Kaya yung ulan mismo, mapansin nyo, pag natamaan yung mata, very acidic na masakit. Noong unang panahon, pag naligo ka sa ulan, hindi masyadong masakit. But now, masakit na because mataas na yung acidity ng ating mga ulan. So, we need this kind of technology para po tawag natin, matreat po natin or ma-eliminate natin yung acidity ng ating mga lupa. Okay? So, unhealthy ecosystem, ito na nangyayari ngayon dahil po sa mas acidic environment, tumitigas na yung lupa. So, matitigas na yung lupa. Kaya, during tag-araw, hindi na po pwede magtanim. Pero nung unang panahon, kahit tag-araw, pwede pong magtanim. No? O, kasi, yung ating lupa, mayroon pa yung tinatawag na water holding capacity. Kaya pa niya mag-hold ng tubig. But now, hindi na. Kaya, kukunting ilang araw ng tag-init, wala na. Yung damage na yung agad yung ating mga pananim. Dahil, yung sa ilalim ng ating mga lupa ay wala ng tubig. Okay? So, soil problem we are facing today. So, kung mapansin nyo sa map, okay, papagitan ko yung map. Itong pula, ito yung tinabag na degrade, very degraded soil. Yung kulay, kulay orange, degraded soil. So, yung Pilipinas is kasama na po tayo sa very degraded soil. So, yun yung malaking problema. Very degraded soil. Kaya yung ibang farmer, ayaw na po magtanim. At talagang lugi sila sa kanilang mga sinasaka. Yun yung common problem. Okay? So, ang problema naman, patuloy-patuloy pa rin. Kahit sira na yung lupa, ayaw pa rin nila gumamit ng mga organic na pamamaraan. Kasi, ang sinasabi kasi is very laborious. Tama naman po talaga, laborious yung ating dating technology, no? Laborious kasi pag sinabi mo organic, sako-sako po 'yun galing sa mga compost, galing sa mga damo or yung mga binubulok, okay? So, very laborious kasi sako-sako at pag gumawa ka ng organic na technology dati, matagal, no? It takes 15 to 30 days yung fermentation, yung paggawa ng mga organic. But yung sa ating technology, instant na po tayo ngayon. Very instant, no? Kasi ititimpla mo lang, then you can apply it automatically. So, ganun lang po kabilis. Nung iba, yung product natin, tinitimpla at inactivate pa ng ilang oras, pwede rin yun, no? Pero pwede naman pag tinimpla at i-apply agad, no? So, napakadaling gawin na lang yung ating technology. So, hindi na masyadong mapapagod yung ating farmer pag ginamitan itong technology natin. So, yung lupa, bitak, ito na, matigas na masyado. Kaya, yung ating mga rice field, kung mapansin nyo, during tag-init o tag-araw, pwede ho na tayo magtayo ng basketball court. Sobrang tigas ng lupa. Okay? So, kaya hindi nagsusurvive yung mga plants natin. Okay? So, dahil sobrang init ng panahon ngayon, talagang hindi na mag-survive. Okay? So, pag hindi umulan, at tuloy-tuloy hindi umulan, wala. Talaga, failure talaga, no? So, truth about our current farming method. So, ito, marami pong mga gulayan na nilalagyan ng chemical na para mabilis pong maghuminom, mabilis pong ma-harvest. So may mga ibang way sila na nilalagay ng mga artificial na para tingnan silang hinog na, no? May mga ganun parang paraan sa ibang mga lugar, no? So spraying of chemical, synthetic, no? Pinapatay yung mga peste. So normally pag may mga pest man talaga ay talagang ina-apply ng mga chemicals, hindi maiwasan. Pero sa organic na pamamaraan, pwede po yan natin maiwasan eventually. No? Okay? So, maaaring magkasakit ng dahil pag-spray. Dahil chemical po yan eh. So, ano mangyari? Kaya maraming farmer may mga sakit sa lungs. No? Kakaroon sila ng cancer. Dahil po, langhap nila yung mga chemical. So, ito po yung magiging negative effect of conventional farming or the excessive use of inorganic fertilizer. So excessive yung sobrang-sobra na, no?
Dito, hindi ko naman sinasabi na pag gumamit tayo ng ating technology, na wala na tayong gagamitin ng mga synthetic. Although meron pa rin, pero i-minimize po natin. Pwede minimize natin ng 70%. O malaking bagay ho yan pag 70%, no? Or 50%. Eventually, dahan-dahan tanggalin natin ang chemicals. Darating ang time, 2 years from now, yung mga sakahan natin, yung mga farmer natin na gumagamit ng CIC Agritech, wala na po silang gagamitin ng mga abono, wala na po silang gagamitin ng mga pesticide, insecticide, natural na ho lahat. So, mangyayari at mangyayari po yan. Kasi marami na rin farmer ang naniwala sa mga technology na ngayon. No? So, mga high-tech technology. So, ito mangyayari, no? Sinasabi dito, pag excessive depleted the soil nutrients. Tama po yan. Kasi panahon ngayon, pag hindi ka nag-abono, subukan mo magtanim ng wala abono. Hindi ka na makakaanis. Ibig sabihin, depleted na. Wala lang nutrina. Pero nung unang panahon, kahit hindi ka mag-abono, bakit tumutubo? Dahil may nutrina pa po yun. Eh, yun yung kakaibahan noon at ngayon. No? So, make the soil acidic. Tama po yan. Very acidic. Na kung may mga acidic tester po kayo, mag-check ninyo. So, dapat ang normal pH po ng pagtatanim nasa 6 pH to 7. Normal po yan, no? 5.5 6 to 7. Yun yung mga yung magandang ano, magandang pH level sa ating mga sa ating lupa para magkaroon po ng abundant harvest, no? Kasi pag acidic ang soil, nako, malaking bagay po yan kaya mababa ang anik. Malaking bagay. Kasi pag acidic ang lupa mo, hindi na yan makaka-absorb ng nutrina. Okay? Parang ganito lang kasimple. Pag acidic ka, o acidic yung lupa, nagtapon ka ng 8 sacks of NPK or sinasabi lang complete nitrogen, phosphorus, potassium. So sa isang hektarya, nagtapon ka ng 8 bags. Pero dahil acidic ang lupa mo, tatlo or dalawang sako lang ang ma-absorb. Yung 6-5 sacks, andun lang yon or mag-evaporate yun. Andun lang yon. So, hindi makakonsume ng ating pananim. Dahil acidic nga, no? Yun yung dahilan. Okay? So, soil loses water holding capacity. Yung pinakita ko kanina na bitak-bitak na yung ganito, hindi na nakaka-hold ng tubig. So, kasi masyadong matigas ang lupa. So, pag umulan, anong mangyayari? Parang aagos lang siya. Dadaan lang yung tubig. Hindi siya ma-absorb sa pinaka ibabaw ng ating lupa. So pag dumating ang point na mainit ang panahon, so makikita mo yung dahon talagang very weak dahil wala lang siyang tubig. Okay? So yun yung problema, no? So what happened to our current livestock? Ganun din sa ating mga livestock, gumagamit na rin talaga ng massive chemicals, no? So kung mapansin natin yung cancer ngayon, ordinaryong sakit na lang. Hindi na siya tulad ng dati pag cancer, ha, masyak ka lang. Kasi rare masyado. But ito, ngayon, malalaman mo lang may ganito, may ganyan. Anong sakit? Cancer. Dahil po, lahat is kinakain natin toxic na, no? Chemical na. So yung lifespan ng ating mga next generation, possible talaga, mas mababa. Kasi ngayon, sinasabi nila, 60 years old na lang, no? 55 years old. Ano na kaya 5-10 years from now kung ganito na lang lagi? Baka 30 years old na lang. Atakihin ka na sa puso. Atakihin ka na ng hypertension. So, dahil sa mga chemicals na ginagamit. Hindi po ito maiwasan dahil wala namang ibang way. Walang ibang mga technology na inintroduce na natural way. Kukunti, no? Kukunti. Tayo, buti na lang, andito rin tayo. Isa tayo sa mga magiging solusyon, no? Hindi naman tayo i-claim na tayo na lang magiging solusyon. Pero isa po tayo sa magiging solusyon. At kayo po lahat andito ngayon. Isa po kayo sa makakatulong para po sa ating environment. Okay? So, in-inject ng mga antibiotic para hindi magkasakit. Kasi, yung mga kinakain din nilang mga feeds, wala din mga antibiotic or natural antibiotic. So, lahat po is chemical pa rin na ginagamit. So yung mga isda rin natin, nagkakaroon ng fish kill, eh, toxic na rin talagang tubig. Yung mga river natin, kung mapansin nyo, sobrang itim, makalawang, kasi lahat ng mga planta, nagaling yung mga laking planta, hotels, tapon ng mga toxic waste nila, so hindi tinitreat. Kaya ito nangyayari sa mga isda, naglulose ng oxygen.
namamatay ho sila. So at ito po ay nangyayari na, no? Nangyayari po 'yan sa buong Pilipinas. Nangyayari na po 'yan. So mga parasite din, no? Yung mga ano natin hindi lumalaki, yung mga livestock natin matagal lumaki. Ang iba naman malakas kumain, hindi naman tumakaba. Kasi yung mga kinakain nila maraming parasite na which is naging competitors ng kanilang kinakain. So ito po ay ma-address po natin, no? So yung mga parasites na yan pag ginagamitan ng technology natin, matanggal po natin yan. So maaring magkasakit ito, nagkasakit malnourish, nagkasakit ng ibang klaseng sakit dahil po sa mga ano ngayon. Especially ngayon, no? Actually ako nakapunta po ako sa mga farm, especially sa gulayan. May nakita po ako talagang mga gulayan ay naku, puro chemical. Iba nga naglalagay ng formalin. Imagine mo, kung ikaw po ay vegetarian ngayon, vegetarian po, at laging kinakain ka ng mga fresh na mga gulay, una po kayong magkasakit. Kasi karamihan ng chemical na sa gulay. Kaya nung nakita ko po yun, sabi ko, grabe ito. Yung mga talong, mga ampalaya, binababad sa chemical bago ibenta. Pero ang tanong ko sa kanila, bakit ginagawa nila? Kasi yun na ang way para hindi mabulok, para tumagal yung lifespan ng kanilang binibentang gulay. Okay, so sabi ko, wow. Pero pag tinanong ko sila kung kumakain sila ng produce na gulay, hindi naman. Kasi mayroon daw talaga silang kinakain na hindi nilalagyan ng chemical. So mismo sila, hindi kumakain ng gulay na binibenta nila. Pero tayo, namimili tayo ng gulay na maganda ang tsura. Pero, had to say, pag kinain po natin yan, may kanta ho tayo dyan. Kung familiar kayo sa kanta na Killing Me Softly. Pag kumakain ka ng gulay, puro na chemical. So, kaya nung nakita ko yon, hindi na ako masyadong kumakain ng gulay pag hindi ko kilala kung sino yung nagbebenta ng gulay. Kaya ako, pag bumibili kami ng gulay, doon sa mga suki, alam ko na gumagamit ng CHC Agritech. Okay? So, para maging safe, no? So, maaaring magkasakit sa mga bata. Alam ho natin, no? Especially pag sa mga bata, mahilig sa mga junk foods, mga ganon, gulay pa pinapakain natin, chemical din, nakasakit talaga. So truth about our current waste management, no? Isa rin sa mga technology po natin, meron ho tayo para sa mga waste management. So basura saan-saan na lang, langaw saan-saan na lang. Okay? So kaya wala talaga. Yung mga river natin, yung mga dagat natin, sobrang dumi. Dahil na rin yan sa massive yung pagtatapon. So, ayan, no? So, what is the solution? Okay. Ito, guys, ang maganda. Congratulations po sa nag-attend at sa lahat ng nandito. What is the solution? Guys, isa po tayo. CHC Agritech, isa po sa magiging solution. Okay? So, yun yung maganda. So, kahit ilang percent lang po, kahit sabihin natin 0.001% lang po tayo sa buong Pilipinas na makakatulong para tumaas yung kanilang pagsasaka, yung increase po. Okay? So, ito guys, no, i-share ko lang ang main objective po natin. May dalawa lang po ang main objective natin. Una is makakatulong tayo sa farmer para tumaas ang kanilang ani. Yun talaga ang pinaka-main objective natin. Pangalawa is yung paggamit ng mga synthetic. Okay? Dapat na talagang mapigilan. Or hindi naman natin 100% agad-agad mapigilan o mahintuyan. At least ma-diminish po natin. Ma-decrease po natin by 50 to 70% yung consumption natin sa chemicals. Yun yung main objective nitong technology. At ito po sa area namin, ay unti-unti na po namin ginagawa. Ako, may mga farmer na ako na wala ho talagang ginagamit ng mga abono. Zero fertilizer. Ito na lang ho talaga ang ginagamit. So may mga case na talagang wala na po silang kahit anong ginagamit. Even mga pesticide, insecticide. Hindi na po sila nakagamit dahil maganda na ang lupa. Pag maganda kasi ang lupa, ibig sabihin, kayang-kaya na po nilang mag-resist o magbigay ng repellent sa mga insekto o peste. Hindi na po lumalapit. Gaya din ng tao,
pag healthy ka, walang COVID na tama sa'yo. Pero kung mahina ang immune system natin, pwede tayong tamaan ng virus. So, meaning, i-boost natin ang immune system. Ganon din sa lupa, kailangan natin silang i-boost para kung hindi sila magkasakit. At eventually, yung mga pananim hindi magkasakit. So, ipapaliwanag ko lang ito. Malaking tulong po ito para maintindihan po ninyo kung gaano ka-importante ang product natin. Kung gaano po sila kailangan ng funnel. Okay. Ito po yung symbiotic cycle. Symbiotic cycle. So, syempre, yung plants need carbon dioxide. Ayan. So, tayo po ay producer ng carbon dioxide. Tayo na kailangan ng plants. So, pag mas maganda po pag tut ka malapit sa plant, mas maganda po, masaya yung plant pag umutot ka. Kasi bakit? Magandang carbon dioxide po yan para sa kanila. No? So, ngayon, yung ating product po, inaka-focus po tayo sa lupa. Okay? Yung ating product po, in-apply po ito sa soil. Kasi bakit? Yung produkto po natin ay meron pong trillions beneficial microorganism na ilalagay natin dito. Dito, okay? Kasi sa ngayon kasi, ito yung nawala. Ito yung nawala. Itong portion na to, walang-wala na ito ngayon sa lupa. Kasi kung meron ito, ang function kasi ng ating mga beneficial microorganism, bacteria, fungi, ito actinomyces, gumagawa ito ng mga antibiotic, saccharomyces, ito, mga lumot, ito protozoa, isa ding uri ng mga bakterya. So ito sila, in function nila is gumagawa ng enzyme, gumagawa ng minerals, yung mga NPK na yan, macro and micro minerals, gumagawa ng antibiotics, gumagawa ng growth hormones, gumagawa ng hormones. So sila yun. So pag andito yan sila, lahat gagawin nila para mabuhay yung pananim. Okay? So sila ang gagawa yan. So yung product natin, hindi po siya fertilizer. Ha? Yung product, hindi po talaga siya fertilizer. Bacteria siya. Kung saan gagawa ng fertilizer. Ganun ang basic yung product natin. So sila ang gagawa para makakain yung plants. So, at yung plants, yung magbibigay ng pagkain sa atin. So symbiosis, no? Tayo magbibigay ng carbon dioxide. Tapos yung bacteria, gagawa ng pagkain para mabuhay yung plants. Yung plants, papakainin niya yung tao. So pag kompleto yung minerals na kinakain ng plants, kompleto rin yung kinakain natin. So ngayon, yung plants din, pag healthy yung plants, gagawa siya ng glucose. Okay? Ang glucose po, yung pagkain ng bakterya natin. So, gagawa siya ng glucose, papakainin niya yung bakterya. So, ikot-ikot na yan. So, ngayon, anong mangyayari pag nilagyan natin yung product natin nandito? So, talagang maganda ang tubo, maganda ang health ng ating mga plants dahil complete yung kinakain ng plants dahil may bakterya na yung lupa. Okay? So, yun yung kagandahan ng ating product. So, at least alam po natin saan po tayo. Doon po tayo sa lupa dahil ang pinaka-main explanation is yung product po natin is gumagawa or nagluluto ng pagkain para sa plants. Kaya, kung darating ang point, pag marami na pong bakterya ang lupa natin, madami na pong ginagawang minerals, hindi mo na kailangan mag-abono. Okay? Kaya tayo nag-abono ngayon kasi itong bakterya na to walang-wala na po. Sino po ang pumatay niyan? Yung mga farmer na rin. Sila kasi naglalagay ng chemical sa kakahan nila. So sila ang pumapatay nito. Kaya nung nawala ito, naging dependent na yung farmer natin sa abono. Dependent na po kasi pag hindi nila nilagyan ng abono kasi wala ito, walang maaani. Kasi walang pagkain. So, ganun lang po kasimple. So, pag meron na ho tayong product natin, darating ang time, wala na po tayong gagamitin ng abono dahil alam natin abundant na po yung bacteria sa lupa. At alam din natin na gagawa sila ng pagkain. Kasi yun yung main role nila. Design po ng Diyos yan. Ginawa po ng Diyos para sa kanila yan. Para sa pananim. Para alagaan yung lupa, yung mga bacteria na yan. So, at least na-gets po natin. No? So, ang tanong, ano yung laman ng ating product? Okay.
21 beneficial microbes. So rare po yan. Very rare. Wala kang mahanap na technology katulad nito. Kasi may mahanap ka man, tanungin mo lang. Simpleng tanong, ilang bakterya ba ang meron ng product ninyo? Sa atin, kayang-kaya nating sagutin. 21 beneficial microbes. Ano-anong pangalan? Bacillus, lactobacillus, saccharomyces, torulus, pyrogyllus, rhizopus. So bigyan ko na lang kayo konti ng idea. Yung itong saccharomyces, isa po ito sa gumagawa ng antibiotic. Okay. Massive antibiotic. Napakarami. Okay. Saccharomyces, actinomyces, at saka yung penicillium na yan. Yan po ang gumagawa ng maraming antibiotic. Okay? So yung mga lactobacillus naman, yan, gumagawa din niya ng antibiotic. Pero ang pinaka-ano nila din is yung enzyme, no? Malakas po gumawa ng enzyme yung lactobacillus. So yan. Kaya pag umiinom tayo ng Yakult, natatandaan po natin Yakult, maganda yung digestion. Kasi enzyme po yon. Ang enzyme kasi is napapabilis na yung digestive system natin. Yung digestion ng mga pagkain. Kaya madaling ma-absorb ng katawan. Lactobacillus. Malakas silang gumawa ng enzyme. Then, meron din tayong rhizopus. Itong rhizopus, ito po yung nagpo-protect sa ugat ng ating mga plants. Yung ugat. Kasi ang gagawin ng rhizopus, papalagiran po niya yung ugat ng ating mga plants. Para hindi po papasok yung mga pathogens, yung mga kontra. So, ibig sabihin, guardia, para hindi masira yung ugat. Grabe, no? Andito na lahat. Merong tagawa antibiotics, may guardia ka na. Sobrang-sobrang ganda. Kaya pag in-apply mo ito, mabilis yung effect. Mabilis yung effect. Makikita agad 7 days, makikita agad. So, comparison lang po. Konting comparison. Organic fertilizer versus traditional. So, ang organic po is focus po tayo sa para sa soil, no? Ibig sabihin, yung organic is nilalagay natin sa lupa, pinapataba natin yung lupa, pinapaganda natin yung lupa para gumawa po ng doktrina. Andyan po yung ating organic matter, andyan po microorganism at iba pang mga doktrina. So, yun yung organic pamamaraan. Ang traditional naman, so meaning ang pag ito ay hello guys. Okay lang ba? Klaro ulit? Kasi nawala. Naputol ako eh. Hello? Okay sir. Klaro sir. Okay na. Okay. Kensya. Ay putol-putol yung signal natin. So yung traditional way naman, ang ginagawa dito is directly po pinifeed yung plant. So pag abono, NPK, directly pakain sa plant. Sad to say, yung damage niya, yung lupa. Dinadamage yung lupa. Well, sa atin naman is pinapaganda ang lupa kasi yung lupa yung magpapakain galing yung nutrina dito sa plants. So, yun yung pagkakaiba. Okay? So, CHC Agritech is recognized and certified ng BAPS registered by the Bureau of Agriculture and Fisheries Standard Procedure Republic Act 10068 OCCP certified 100% organic. So yun po yung mga as government approving bodies. Yun ang pinaka-importante yung mga government. Maraming kiniklaim na mga private. Hindi naman talaga ho kailangan yan. No? Ang atin lang talaga yung mga recognized by the government. Yun tayo, doon tayo nakapokus. Kaya yung iba maghihingi ng ganitong certification. Ganyan, hindi naman kailangan eh. So ang importante lang yung BAPS at saka yung OCCP. Okay? So ano-ano yung product natin? Meron po tayong activator. Okay, activator. Ako nawala. So, meron po tayong activator. Then, meron din tayong farmer's friend. Meron tayong MaxiGrow. Meron tayong probiotics. Then, meron po tayong Aqualife. Okay. So, yan po yung limang product po natin. So, yan po yung... Wait lang. Nawala ako eh.
Okay, so balik ako. Yan yung limang product ko natin, no? So pag-usapan natin yung limang product ko na yan. Okay? But before that, ano ba yung ang tanong kasi, effective ba yan? Gaano ka-effective? Ako po, super effective, super powerful. Bakit ko nasabi? Hindi po ako nagsasabi niyan, ha? Hindi po ako pwede mag-claim. Ang nagsabi po niyan is the National Institute of Molecular and Biological Biotechnology. So sila po nag-count, ibig sabihin, tinest po nila yung product. Nagulat po tayo. Maraming nagulat dahil ang CFU po natin is tinatawag nila colony forming unit. Kung gaano ba kadami yung bacteria per unit. Ibig sabihin, like bacillus, gaano siya karami, ganito, ganito. Kasi marami yun eh, 21 yun. Alam mo niya, alam po ba natin na meron po tayong 700 million per gram. 700 million per gram po yung CFU. Napakalakas, napakadaming. So sa isang kilo po, trillions po siya. Trillions beneficial microorganism. Kaya pag inalagay mo sa lupa, yung mga bad fungus na yan, yung mga bad microorganism na sa lupa ngayon, sila yung nagdodominant ngayon sa mga farm dahil sa acidic na environment. Pag nilagay po natin sa lupa, okay, ang gagawin po ng ating beneficial microorganism, una-una, kill and destroy. Ibig sabihin, papatayin nila yung mga bad fungus at bad bacteria na katira sa lupa ng inyong sakahan. Yun muna ang i-eliminate nila. Papatayin nila lahat kasi magiging sagabal yun. No? So the moment ma-eliminate na natin yung bad fungus at bad bacteria, doon na sila magka-concentrate na yung gagawa ng pagkain. At kayang-kaya nilang labanan, bakit? Trillions per kilo po ang meron po tayo. Trillions. So kung ang pathogens natin, yung pathogens na nakatira sa lupa is millions or billions lang po, ay kayang-kaya po natin ma-eliminate. Kaya marami pong sumubok na organic, nagre-reklamo. Sabi nila, ah, sir, gumamit na kami ng mga organic, wala namang epekto. Tama po yun. Siguro, yung beneficial microorganism nila hindi humahabot ng billions or trillions, kokonti. Kaya nung inilagay nila sa lupa, namatay agad yung beneficial microorganism. Hindi po nakakompete sa dami ng mga pathogens or bad bacteria. So tayo po ay 700 million per gram. So wala po tayong ikatakot. Kaya po maraming nagugulat, ha, bakit mataas agad yung pananim nila? Bakit yung ugat napakataas na, ilang araw lang? Dahil po, ganun kadami yung bacteria natin. Okay, I hope naintindihan po natin. So, activator, pag-usapan natin. Para saan po ba yung activator natin? Una-una, ginagamit natin yung activator sa ating water waste treatment and solid water solid treatment. Like basura, planta, yan, yung mga waste treatment nila, yung mga tubig nila na itinatapon sa dagat or tinatapon sa river. Bago po nila itapon, pwede po gamitin yung ating activator pang treat para mas safe po yung tinatapon nilang waste. Okay. Ginagamit natin yung activator to eliminate foul odor, yung amoy. Ang maganda dito sa amoy, instant po yung effect, nawawala agad. Gaya ng mga poultry, okay, sa paligid po natin, sa CR po natin, maganda po talaga ilagay ito para hindi po mamaho yung environment. Composting agent, mabilis po ito magbulok. Kung gumagawa po kayo ng compost, ang bilis po mabulok yung mga pinapabulok natin ng mga dahon-dahon, yung mga prutas. Ang bilis po, no? Biodigester. So, gaya maganda ito sa palayan, especially sa mga dagami or uho, mabilis natin mabulok. So, kung ako sa inyo, kung meron kayong mga palayan, yung mga tinatawag nilang uhot or yung mga dagami, huwag po nilang sunugin. Ang gawin nila, pwede pong palatain, palata po natin using activator. Kasi yung mga dagami na yan o uhot tawag nila, malaking contribution po yan sa nitrogen. So, malaki po yan. So makakatipid po tayo talaga sa nutrient. Kasi pag na-decompose po natin yan, magiging pagkain po yan ng ating pananim. No? Yung mga galing sa palayan na kinusunog. So safe for humans and animals, kahit mainom po ng tao, accidentally mainom ng hayop, makain ba? Wala po magiging problema.
kasi very safe po ito. Meron po tayong MSDS. So, doon malalaman po natin sa documents nga kahit malagay sa skin, sa mata, whatever, very safe po. Hindi po tayo magkakaproblem. So, ito, isa sa mga kliyente namin, mga LGUs, bumibili sila ng activator para sa kanilang mga landfill, basurahan. Bumibili sila para sa kanilang sa tiyanggihan, merkado, pang-disinfect. Mas maganda kasi ito, mas safe compare sa mga chemicals na ginagamit nila. Okay? So, meron din tayong mga LGUs ng certified na ginagamit nila sa kanilang eco-park system o sa mga kanilang landfill o basurahan. Ito, na nag-testify sila na yung langaw, yung baho, ay hindi na masyadong umaabot sa malayo. So, may konting baho pero within the area na lang. Langaw naman, kukonti na lang, hindi na masyadong maganda. Marami. Eventually, pag palaging ginagamit, ay talagang ma-eliminate natin yung mga langaw at yung baho. So safe po yan sa mga nagsisegregate ng mga babubulok at hindi nabubulok kasi pag hindi po ni-inapply ng ating ito, sobrang baho. Talagang magkakasakit yung ating mga basurero-basurera. Okay? So, zero odor in just a minute. Ganun po katindi. Actually, seconds lang po pag subukan nyo i-apply. Maghanap po kayo na gusto nyo mag-testing. Subukan nyo po mag-test, no? Sa mga mayroong kayong waste dyan na konti sa kusina or kahit yung waste ng hayop, subukan nyo i-spray. Immediate po, magtaka kayo, wala pong amoy. Ganun po kaganda, no? Pag may nagpupo dyan na mga hayop, waste ng aso, pusa, try nyo, apply. Para makita mo nyo talaga kung maganda or effective ba talaga. So, mga doon kayo magugulat. Talagang mawawala ang baho. Okay? So, ang activator natin, sa farm naman, maganda po talaga ito sa land preparation. Okay? Bago po tayo magtanim, especially sa mga palay, sa corn, o kahit anong crops, ito talaga ang una nyo i-apply. Bakit? Una-una po, andito yung tatlong antibiotic na kung saan pag malagyan ng antibiotic ang lupa, magiging resistant sila sa disease. Hindi po sila nagkakasakit. So, andito sa activator natin, yung gumagawa ng napakadaming antibiotic. Andyan po yan, no? So, sa activator din, madali ma-decompose yung mga substrate or yung mga dahon-dahon na kung saan pag na-decompose ng activator, magiging source of food pa siya. So, andyan din sa activator. Activator din magpapalambot ng lupa. Magpapalambot ng lupa at magiging at kayang-kayang mag-hold ng tubig. So, yun yung maganda ni activator. At maganda rin sa activator yung pathogens. Yung mga infectious, bacteria, fungus. Ay naku, kailangan po talaga si activator. Papatayin niya. So, kailangan po ito prior to planting. Ma-apply po natin, ha? Prior, pwede namang 5 days to 7 days bago magtanim o pwede rin kinabukasan magtanim. Mag-apply ngayon, kinabukasan magtanim. So, importante kung malagay muna natin ito sa ating lupain. So, may mga application din ganito. May nagtanong sa akin, sir, paano yung mga manggahan? Yung meron na, pwede po pa rin talaga i-apply. So, una-una po talaga i-apply natin. Bakit? Kailangan muna natin ma-eliminate yung mga pathogens. So, kung meron ng existing crops, pwede pa rin ma-apply. Okay, pwede pa rin yung talagang ma-apply natin yung activator kung gugustuhin nila i-apply. Pero sa mga fruit bearing, matagal na yan, applyan talaga. Pero may mga rice field na isang buwan na, dalawang buwan na, mag-apply pa ba ng activator, hindi ko na in-advise mag-apply kasi too late na masyado. Pero sa mga andyan na, yung crops patagal na, yung tag 1 year na, 2 years yung, ano, yung puno, applyan po natin. Wala na maging problema doon. Kailangan talaga ma-eliminate natin yung mga pathogens na yan. Okay? Yan po yung activator natin. Kaya isipin nyo, paligid natin, kailangan ba sa activator? Yes, napakalaking market po ito. Ako, honestly, millions po ng sales ko nito. Millions sa activator. Imagine mo na lang, lahat ng rice field kailangan. Kailangan ito, rice field, they need this product. Kung meron kang 1,000 hectares na kliyente, hindi naman isang hectare, 1,000 agad.
Unti-unti, lahat gumagamit yan. Magkano ang sales mo? Millions every crafting. Okay? Millions po every crafting. At wala po tayong competitors yan, ha? Wala pong sa market na ganito na nagbebenta sa mga rice field. Wala. Kaya ako, una-una nilapitan ko yung mga malalaking farm. Ito yung unang-una in-introduce ko. And pag mapaliwanag mo lang sa kanila kung gaano ka-importante ito sa kanilang sakahan, ako, hindi magdadalawang isip bumili yung may-ari ng farm o farmers. Kasi walang farmer o walang may-ari ng farm na gustong mapilyo. Wala, wala po. Walang farm owner na gustong masira ang lupa nila. So they need this product. And this technology ay talagang ma-amaze yung kliyente mo. At mismo ako, no, sa 2 years ko na mahigit dito sa industry, hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako sa mga testimony ng mga kliyente. Na hindi ako makapaniwala na nagdodoble na yung harvest nila. Doble, ha? Meron akong kliyente na from 80 sacks lang per hectare sa rice, nagiging 160 na. Magiging 170 sacks per hectare. Nakaka-amaze. So, totoo po yan kasi yung technology natin, ha? Nasa ano yan? Nasa pamphlets natin. Sabi ng technology na yan. Kaya po natin mag-harvest ng 7 to 10 tons per hectare kilo. 7 tons per hectare. 7 to 10 tons. Mostly kasi pag rice field na naiikot ko, nasa 3,500 kilos per hectare, 4,000 kilos per hectare. So, hindi sila umaabot ng 7,000. Well, hindi. Or to 10,000. Pero yung ibang country, kung try nyo na lang try nyo i-research, India, ilang sacks sila doon? 380, 400 sacks per hectare, 280 sacks per hectare, yung ibang mga country. Kaya ang dami nilang bigas. Kaya pero nung unang panahon, tayo may nagpapadala ng bigas sa kanila kasi umaabot pa tayo ng 200 sacks per hectare nung unang panahon, 230. No, pero new generation ngayon, 100, 80, 90, 50, may mga ganun pa. Meron 30. Ah, grabe, no? So, wala na. Luging-lugi na. So, this technology can help them. Kaya ako sa inyo, advertise this product. Hindi po kayo mapapahiya at itong produkto na ito. Okay? So, swerte yung mga nag-invest ngayon sa kanilang mga lugar. You are very lucky. Kasi 1 year, 2 years from now, millions of sales maproduce po natin. Bawa. Kasi yung agrikultura, yung priority, top of the priority ng government na makataas yung yield dahil sa food security. So, isa ta tayo po. Kaya, madami-dami na rin akong nilapitan ng mga LGUs. Ito na po ang kanilang gustong bilhin. Madami-dami na. So, at ibang mga LGUs talagang gumagamit na. At nakita nila, until now, they are purchasing pa rin continuously. Dahil nakita nila yung effect sa mga farmer. Maganda. Okay? So, next product natin, Farmer's Friend. Okay? Ito naman, Farmer's Friend, ito po yung follow-up natin. Ito yung ina-apply natin after planting. 10 to 15 days after planting. Okay, pagtanim mo, bilang ka ng 10 araw, ito na yung next i-apply mo. Bakit? Kasi ito po yung nag-eliminate ng acidity ng lupa. So, kailangan po natin matreat yung acid ng lupa. Mabilis po yung growth. So, yung growth po, mabilis yung acceleration. Kaya, magtaka ka, nung ginamitan ito compare sa wala, mas mataas yung crop standing. So, pag mataas yung crop standing, mataas yung growth, ibig sabihin, maganda yung function ng ugat. Maganda yung absorption nila. So, pag malalaki yung mga dahon nila, malalaki din yung magiging bunga nila. Kasi doon sa dahon, doon nagpa-process ng food eh. Yung green, nagpa-process kasi sa dahon, tatama yung araw, mag-process ng fruits. So, malaki yung dahon, malaki yung magiging fruits nila. So, madami din yung fruits na magiging produce ng ating farm. And so, they need this input. So, paano ginagamit? In-apply po natin every 15 days po ito. So, paulit-ulit. So, every 15 days. Ganun lang po kasimple ito, every 15 days. Gusto mo ng magandang harvest? Gawin mo yan. Ihinto mo. Kung pwede, hindi. Continuous mo. Kasi bakit? Hindi ka manulugi kasi this product can give you more harvest. So, more yield. So, bawing-bawi mo yung gastos. And less input ng mga abono. Eventually, wala ka ng abono. So, lahat ng gastos mo sa abono, wala na sa farmer's friend mo na ng bilhin. Kasi yung activator naman natin, once every cropping lang, ha? Once every cropping lang ina-apply. Ito lang yung parang paulit-ulit natin ina-apply
Pero darating ang point, pag tinignan mo, maganda naman, kahit hindi mo gawing every 15 days, once a month na lang, once a month, especially sa mga bearing approach, yung sa mga three months na harvest, yung mga yearly harvest, semi-annual harvest, yun. Pero yung mga short term lang natin, mga gulay-gulay lang, so kung pwede, huwag mo gawing 15 days, gawin mong every week kasi minsan 28 days harvest ka na, 20 days harvest ka na, like mga pechay, yung mga gulay na hinarvest na less than 1 month. So, lagyan mo ito. So, gawin mo every 10 days ba, every 7 days. Kasi may exit lang yung harvest ano nila, time. No? So, depende lang yan sa crops na anong inaapayan natin. So, farmer's friend po ha. So, ini-improve yung roots. Okay? Dimi, no? Nakikita nyo dito, reduced and non-organic. Kaya na-reduce natin by 70-50%. Improve yung roots. Kasi pag na-improve natin ng roots, kayang-kaya niya mag-penetrate sa ilalim masyado. So, kayang-kaya niyang kumain ng pagkain. Remember, ang plants po, walang paa, wala pong kamay. Kaya ang way lang para makakain, through roots sa ugat po. So, maganda yung development ng ugat, maganda yung kanilang intake ng mga nutrina, mabilis silang lumaki, mabilis silang dumami ang plantas. Okay. So, remember, ang definition po ng fruits ay magdidepende po sa pagkain sa lupa. So, meaning, kung madaming pagkain ng lupa, madami pong maprocess na food at magiging puta. So, kung walang makain ang plant sa lupa, wala po siyang fruits. So, ganun lang makasimple. So, pakainin at pakainin mo yung lupa at ang plants naman magbibigay sa iyo ng unlimited bunga. Napakadaming bunga. Okay? So, kaya best product din talaga si Farmer's Friend. So ito yung mga macro, ito yung kailangan ng lupa, ng plants natin. At lahat po yan ay kayang-kayang i-provide ng ating product. Remember, yung abono is tatlo lang po ang minsan nilalagay nila. Nitrogen, phosphorus, and potassium. Yan po yung macro. Yun po na talaga ang pinaka-kailangan. Pero nakaligtaan po natin, may micro. May mga micro tayo na kailangan din talaga para makumpleto ang pagkain na kailangan ng plants. Kasi pagkumpleto ang minerals, okay guys, no? Pagkumpleto, lagi natin tandaan, kayang-kaya po nila mag-produce ng repellent. Kaya mga insekto hindi lumalapit because kayang-kaya nila mag-produce ng sarili nilang protection. Yan po ang design nila. Okay? At ito maganda, pagkumpleto ang minerals, masarap kainin kasi sweet, okay? Iba-iba talagang lasa. O sa mga bearing approach, makatamis, masasarap. Kasi kumpleto eh. Kumpleto yung minerals. Hindi gaya ng abono, tatlo lang, apat lang. Wala talaga. Okay? So, ito rin, no? Isa sa mga, nung una kami nagsimula, bago pa ako dito, nagsimula ako. So, siyempre, una ko agad ginawa. So, I believe kasi na ang pinakauna nating lapitan, yung Department of Agriculture. So, una namin nilipitan dito, yung mismong Agriculture Office, kasi nagpaalam po kami na may product, nagpaalam po kami na humingi kami ng tulong sa kanila para ma-promote. And remember, tutulungan po natin, natutulungan po tayo nila. Bakit? Dahil po sa batas. Republic Act 10068, Organic Agriculture Act, na mismo sila dapat tumulong. Kasi obligasyon po nila, kasi batas siya. Pag hindi po sila tutulong at hindi po tayo i-entertain, pwede po tayo mag-file ng complaint na bakit yung ating organic hindi nila in-accept or yung bang tutulungan tayo i-promote. Hindi naman talaga bibilhin nila but to help us to promote the product kasi part niya ng ating batas. So, inalapitan namin, sabi nila, okay, kanta kayo ng demo. So, nag-demo farm kami. Siyempre, to prove them na ang product natin ay talagang effective. So, ang ginawa dito, mga guys, mga ka-agri, ang ginawa namin dito, sinabihan kami na huwag gagamit ng abono. So, sabi ko, ha, magugulat tayo dito. So, rice feed pa naman. Ang hirap po sa rice feed, hindi gagamit ng abono. Ha? So, ginawa namin, sige, grabe, sigawa namin. So, walang abono. So, ibig sabihin, pure. Walang abono. 100% ng unang salpak pa lang, wala ng abono. So, sa isip kasi nila, hindi ito. Kasi wala pang technology na pwede kang mag-apply o meron man, pero may rare kaya na wala na agad abono. Yung bang instant, tanggalin mo. So, ito sinubukan po namin, guys.
Sabi ko, sige. So, sinubukan. Sige, gawa ng trials, nag-plants, hanggang sa nag-harvest, nagulat. Gulat kami, walang abono. Pero ito yung previous 80 sacks per hectare. Okay? Isang hektarya po kasi yan. 110 sacks per hectare. Sabi niya, wow! Hindi sila makapaniwala na kayang mag-produce yung ating technology kahit walang abono sa umpisa. Kasi rare po yan mangyayari na kayang magpabunga or mapaganda yung ani pa. Matataas pa yung ani. Yung amin na lang dito, kahit hindi sana tumaas, kahit tabla lang yung taas niya, yung yield niya, ang importante ay nakapag-produce tayo ng bunga. So, ang ganda po ng harvest namin. So, hanggang sa nagpatuloy yung mga client, so, from 140 sacks, 180 sacks, sa mga lansones naman, mga maraming lansones dito na hindi na namumunga, or namumunga siya, pero mahuhulog. Yun yung karamihan, guys, ha? Ang karamihan ng mga fruit berry ngayon, mamumunga, mahuhulog. So, simple lang ang problema na yan. Mineral deficiency, parang tao din. Tayo ngayon, mineral deficiency na tayo. Kaya kailangan natin gumamit ng mga supplementation ng mga minerals, no? So, gaya din ng mga plants, mineral deficiency din. Like mga fruit bearing. So, ibig sabihin, wala ng absorption, hindi nakakain, magbunga siya, hindi niya masustain, hulog na lang niya. So, ganun nangyayari. Pero, guys, no? After natin magamit yung technology natin, 10 days, yung mga nahuhulog, yung mga bunga na umiitim na lang, hindi na lumalaki, napalaki natin at hindi na nahuhulog, guys. Ganun siya ka-effective. Ang bilis. Sabi ko, wow, grabe. Ang bilis, gulat-gulat yung mga farm owner. Kaya nakapagbenta na tayo ng maraming product. So, like sa mga corn, yung growth, mabilis. Pag malaki, mabilis yung growth, so mabilis mas silang magbunga, mabilis maaning. So, magkaroon ng early harvest. So, tama po, early harvest po tayo minsan sa ating product. Okay? So, manggahan. Yan. Tingnan nyo, guys. Extraordinary, no? Imagine nyo. Yung bulaklak, sobrang dami. Alam nyo, dati, ang problema nito, hindi nila na-sustain yung bunga. Namumulaklak siya kung konti pa. Tapos, pag nagbunga, mahulog pa. So, ano mangyayari? Failure. Walang ma-harvest. Meron man, personal consumption na lang. Hindi na nabibibenta. Pero, guys, grabe itong nangyari. Tingnan nyo. Oh, yung bulaklak niya, sobrang dami. So, yung mangga naman, sobrang tamis. Sobrang ganda. Ang lalaki ng bunga. 3-1 kilo may. So, ang ginawa natin, tingnan yung sizing. Halos ka parehas lahat yung sizing. So, from 20,000 na yung balot na balot nila, nakapagbalot sila ng more ng 100,000. Imagine, times 4. Times 4 yung increase. Sobrang tuwa ng farm owner. Sabi niya, wow. So, kumitang talaga siya ng malaki. At ito po ay dinala namin noong 2019 po ito. Dinala namin ito sa Malaysia. Ay, hindi, dinala, pinadala namin sa Malaysia. So, yan po, no? So, kaya, ito, unang sabak ko, unang taon ko, say, 2000, mag-one year pa ako, noon na, na-prove ko sa local government, maganda ang produkto natin, yan. So, hindi po sila nagdalawang isip maglabas ng napakalaking budget. That's 13.8 million budget. Bibihira po yan. Magpalabas ng ganitong kalaki, ang produkto mo hindi dapat naman. 13.8 million po ang unang purchase. Naulit pa yan. Nung naulit pa yan after how many months, naulit ng 7 million. Then, na yung bago, nag-deliver, dumating po nung Friday, yung product natin, na-distribute na po Lunes. So, another purchase po din yun. Ha? Hindi po kasali dito. Ito yung una. That's 13.8 million pesos. Sabi ko, wow. Ang good news ngayon, mga ka-agri, ito po ay binigay ng local government sa farmer. Ang good news, nung nakita ko na nag-distribute na, so, we're lucky. Bakit? Saan ba sila bibili ng product yung mga farmer? Siyempre, maghahanap na yan. Siyempre, user na sila. Saan maghahanap? So, yung like katulad namin, ng mga distributor sa area, eh, malaki yung pakinabang namin kasi sa amin na lumalapit yung mismong farmer. So, ganun din sa mga area ninyo. Kaya kung may mga capital po kayo, na maliliit na mga capital, 100,000, 200,000, 300,000, huwag po kayong magdalawang isip na maging distributor sa area nyo.
ulang-kulang po yung 100,000 na si Pangeria. Kasi pag nalaman na ng farmer yan na tumataas ang aning, nako, sila na yan ang lalapit sa inyo at maghanap. Kasi bakit? They need the product. Yun yung nangyari sa amin dito. Okay, so yun yung maganda mga ka-agri. Ang local government, lalo-lalo na ngayon, ha? Lalo-lalo na ngayon, noong January this year, na-amend yung Organic Agriculture Act na sinasabi ngayon, dapat 5% ng kanilang land area ay magsisimula ng organic. Ibig sabihin talagang kailangan mag-organic dahan-dahan. 5% every year po. So next year, another 5%. So 10% ng land area nila dapat mag-organic. Then 15%. Hanggang sa mabuo yan na mag-organic. And syempre, farmer's choice po yan. So makita nila ang product natin mag-dominant. Yan na magiging technology nila. Okay? So yun yung good news, mga ka-agri. Gobyerno mismo, magiging kliyente rin natin. Okay? So, yan. Kita nyo, actual, dinideliver ko. Every distrito ng agriculture dito sa amin, didistribute namin. So, ito, halagang, ano to eh, yung didistribute ko, halagang 2 million per district. 2 million. And then, dinidistribute na nila sa mga farmer. Ituruan nila yung application. So, after magamit, oh, ito na. So, ngayon, dahil nakita nila na din kailangan pa ng farmer, so bumibili-bili na sila. Every year, nagpo-purchase sila sa atin. Every year. So kung ikaw yung clay, kung ikaw yung ahente dyan, naku po, every year po, talagang yung bulsa mo punong-puno. Kasi pag million-million binibili, syempre, ang laki na rin magiging commission mo. Lahat ng project, automatic yan eh, nakalink na yan sa'yo eh. Ito yung mag-deal niyan. So, every purchase, meron ko talaga kikilayan. Yan yung advantage sa ating company. Okay? Next, MaxiGrow. Ang MaxiGrow naman ay is a foliar fertilizer po ito. Ha? So, ang kagandahan ng ating MaxiGrow pag ina-apply, especially sa gulayan at sa ating mga vegetable natin, ito po ay nakakatulong para mag-increase yung ito improve yung shelf life of produce, yung hindi agad mabubulok. So kung gumagamit sila ng mga chemical para hindi mabubulok, no need. Kasi yung MaxiGrow, kayang-kaya po niya mapataas yung shelf life ng produce. So mai-increase din niya ang effective applied fertilizer. Kung gumagamit tayo ng farmer's friend, mas ma-increase pa niya yung efficacy ng farmer's plan pag i-combine mo si MaxiGrow. So, and then improve the number of size and flavor quality of harvest. So, mas ma-improve. Although maganda na pag farmer's plan, pag nilagyan mo pa, naku, mas ma-improve. Then enhance early maturity of crops. So, sa mga palay, nagtataka sila, green pa yung kulay ng dahon ng palay, pero yung bunga, pula na. So, ibig sabihin, kahit green pa yung palay, yung bunga, nahihinog na. So, early maturity. So, early maturity, early harvest. Yun yung advantage. So, improve intake retention of nutrients. So, ibig sabihin, matagal yung ano nila, yung nutrient na mag-stay sa plants natin. So, napaganda pag ito pag i-combine. So, ang gagawin lang po natin, i-combine no, yung farmer's plan tsaka MaxiGrow. So maganda rin yung MaxiGrow kasi ito ay ini-spray sa dahon sa mga plantitos plantitas. Kung kayo po ay mahilig sa plantito plantitas, ito po, maganda po ang magiging kulay ng inyong mga pananim. No? Yun yung mga so yung mga silang-silang may damages, yung mga may problema sa dahon dahil po kulang yung mga minerals, mapaganda po natin. Ayan. So, combine po natin yung MaxiGrow at Farmer's Blend. So, ang ginagawa natin, example po sa isang hektarya, kung gumagamit tayo ng 1 kilo na Farmer's Blend, ang gawin natin, atiin natin 500 grams Farmer's Blend, 500 grams MaxiGrow, i-combine natin, good for 1 hectare. So, kung i-apply natin yun, mas maganda yung effect. Mas, kung mabilis ng effect 7 days, 8 to 4 days lang, makikita na agad. So, yun po, combine po natin.
So, ang ginagawa ko dito, pag nag-mix ako ng 100 grams Maxi Grow, Farmer's Friend, mag-mix din, maghahalo din ako ng 100 gram Maxi Grow. So, yan. At in, ito yung akin, no, may mga gulayan kasi ako, mga gulayan, siyempre gulayan. Hindi naman masyadong yung mga pechay, yung mga early harvest. So, ang ginagawa ko, ang timpla na ginagawa ko, 100 grams na ginagamit ko ng Farmer's Friend, 100 gram Maxi Grow, 200 liters na po, isang gram, no, napakatipid, isang gram. Ito sa mga gulay naman, at ina-apply ko every 7 days. Hindi na po ako gumagamit ng mga 14-14 na complete. Yan lang po, every 7 days sa mga pechay, sa mga early harvest. Ang ganda po. Proven ko po yan. Maganda masyado. So, pag binili mo, kinain mo, wow, best kong presko. Okay? So, ganun lang po kami nag-a-apply dito. So, probiotics. Baka naman sinong gustong gumamit ng probiotics. Okay, ang ganda po ng probiotics natin. Bakit? Parang all-in-one na po ito, ha? All-in-one. Okay, bakit? Meron na siyang tinatawag na deworming, no? So, una-una po, okay, ang ginagawa ng ating product is to promote faster growth. Mabilis yung paglaki. So, mabilis yung paglaki, in natural way po, ha? Bakit mabilis yung paglaki? Una-una po, ini-enhance na yung kagandahan ng feeds. Kung napipeeding kayo, may mga minerals na kasi yung feeds. So, pag wala pong probiotic, hindi po niya madadigest ng mabuti yung mga feeds. Matagal silang nung ma-absorb sa katawan ng hayop, mahina po yung paglaki. So, using our probiotic, kasi nagpuproduce ng lactobacillus ito, at yung lactobacillus nagpuproduce ng massive enzyme, kung saan madali may digest yung pagkain, madali silang lumaki. Ganun lang po kasimple yung explanation. So, eliminate internal parasite. Yes, opo. Ang lactobacillus po din ay nagpo-produce ng lactic acid para ma-eliminate yung lahat ng parasite sa katawan. Kasi yung parasite, nagiging competitors ng mga pagkain. So, pag ma-eliminate ang parasite, mabilis silang lumaki. Lower mortality rate. Tama po, lower. Bakit? Hindi po sila masyadong nagkakasakit or nalilesen natin yung mga infection ng mga sakit-sakit. Dahil may antibiotic po tayo na meron pong penicillin SP na andun na po sa probiotic na nagsiserve as antibiotic ng katawan. So, hindi mo na kailangan magpa-inject ng mga antibiotic. Using our probiotics, nako, at pag kinain mo, parang native yung mga manok na 45 days or 30 days, pag kinain mo si using probiotic, iba po yung lasa. Para siyang native. Kasi bakit? Wala kang ginamit ng mga antibiotic o ano dyan. So, improved meat quality. Tama. Kaya ang sinabi ko, parang native, kasi na ma-improve mo talaga yung quality ng meat. Extend, sa mga laying naman, nag-extend yung pangingitlog. Kasi may mga manok na for how many months, then mag-i-stop na sila. Kasi una-una, yung mga hormonal imbalances, parang tao din, no? So, nagkakaroon ng hormonal imbalances, nagkakaroon sila ng stress, kaya hindi na sila nangingitlog. So, dito, ma-extend pa natin instead of parang i-harvest na ng lahat kasi wala nang silbi, ikakatay na lang. So, ma-extend pa natin ng isang buwan, dalang buwan. Ako, ang laking tulong pa yun. Pera pa yun. No? So, eliminate fall odor. So, yung waste nila, hindi po mabaho, no, yung waste. So, pag nag-waste sila, hindi po mabaho yung kanilang waste. Kaya hindi magre-reklamo yung barangay. Yun po yung kagandahan ng ating probiotics. Kaya ako sa actually guys, no, dito sa akin, ito yung isa sa mga pinakamabenta ko bawat barangay. Kasi lahat ng halos barangay, may mga alagang manok, kambing, baka, baboy. So, they need this product. So, matipid naman ito kasi isang kutsara lang, 100 liters ng timpla. 100 liters, 1 tablespoon. So, ang ginagawa namin, pagkukunti lang, pinch lang, parang pudyot lang. 4 liters, di ba? May 4 liters na galon. Kuha ka lang konti, ilagay mo doon sa galon na 4 liters, i-mix mo, inom mo na. Every day, yun lang. Ganun lang po kasimple. Matipid. Isang pinch or pudyot mo lang, 4 liters. Kasi 1 tablespoon, 100 liters po. Grabe. Ang sobrang tipid. Okay? So, ang ganda ng teknolohiya natin mga guys. So, gaya po ng mga aso, yung mga may sakit, using probiotic, bakit po gumaling? Bacteria po. Alam nyo ba guys, in other country, kahit sa tao,
Mag-research kayo in treating cancer in other country, bacteria ang ginagamit. Okay. In treating yung mga wall, yung mga malalaking gusali, yung mga nabibiyak, yung biyak ng mga gusali, ini-sprayan na lang nila ng bacteria, nagtitreat siya. Ibig sabihin talagang yung butas na ano ng bacteria. Grabe no, mga technology ngayon. So, ini-inject na yung sa tao. Yun na eh, yun na ang labanan ngayon because of mga pathogens. Kahit tao, we have 100 millions bacteria or billions of bacteria in our body. So, pag dumami ang mga pathogens dyan, delikado rin tayo. Kaya, we need bacteria. Tayo kailangan bacteria. Kaya, kung may mga iniinom kayong mga bacteria, maganda yan, no? So, and good news, yung hapon, magde-develop para sa tao. Yun yung inaabang-abang namin na magkakaroon tayo ng beneficial microorganism sa tao. Iniinom, magiging healthy rin tayo niyan. Okay? So, hopefully, magkaroon tayo na agad-agad yan. So, yan, yung mga ano natin, timbang trials, 25 days, nagkakatimbang ng 2 kilograms, pwede na ibenta, no? Alam nyo guys, may kliyente ako, meron lang siyang kukunti lang, malang 100 of chicken lang na binibenta niya. 100 pieces lang. Ang bilis lumaki, benta na naman niya. Hindi umabot ng 1 month, binibenta niya na. Ang dami nilang suki kasi bakit? Maganda yung quality ng meat. So ang ginagamit niya na feeds, yung mga ordinary feeds lang, hinahalo niya lang sa probiotic. Ang ganda ng kanilang ano. So hindi umabot ng 30 days, benta lang siya ng benta. So pag mali, pwedeng panghanap buhay sa bahay kasi di naman mabaho. Naman sa kasi lagay niyo lang sa may bakante lang kayo na konting sa bahay niyo. Mga 100 chicken lang, chicks lang, pwede na magnegosyo, no? So maganda with probiotics. So ayan. Isa ka sa mga partner ko dito. Ako susubok talaga, no? Para makita yung efficacy. So, nag-hands-on talaga ako. One-on-one, punta. Alam nyo guys, ito. Ano na to eh. Nagreklamo na yung barangay. Sobrang baho. Pero after na-introduce yung probiotic, hindi nila nakalain na yung amoy, hindi na nila na-recognize na may babuyan pa pala doon sa loob. Kasi ang linis na, hindi na mabaho, ang lalaki. So, sobrang tuwa yung kliyente. So, ang ginawa nila, nag-PO po sa amin, nag-purchase po ng ₱500,000. Ang ₱500,000 for personal consumption. Ganun kaganda, no? 500,000 personal consumption. So, ganun yung mga ano namin, yung mga client, no? Na bumibili. Dahil proven na ho talaga ang para. So, meron dito yung Aqualife para sa mga fish pan natin. Ang function naman ng Aqualife is pinapaganda yung quality ng tubig, pinapadami yung lumot. Okay, so pag maganda ang quality ng tubig, malaming lumot, napakasimple lang ito. Pagpaganda natin yung lumot, syempre, source ng food ng mga bangus, lumot. So pag napadami mo yung lumot, maglulumot yung area mo, like tulad dito, na for how many years hindi na daw naglulumot, pero napalumot natin. Ang maganda ng lumot natin, ibang kulay, very, ibig sabihin, very nutritious. Malaki yung magiging epekto ito sa inyo. So, pag kinain nila, ang maganda sa lumot natin, hanggang dito sa ilalim, may lumot. So, gusto mo ma-prove ko, ganito lang ha, tingnan nyo. So, ito sa ibabaw. Ang iba kasi, dito lang sa taas, wala sa ibabaw. Pag naubos yan, wala ng lumot. Pero sa atin, hanggang harvest po, may lumot pa rin. Okay? So, hanggang harvest po, may lumot pa rin. Tingnan nyo yung lupa. Oh, yan. Kakaiba, grabe. Sabi ng may-ari, wow. So, ang ginawa niya agad, pagka-harvest, lagay agad tubig. Kasi may lumot eh. Lagay agad isda. So, ang bilis lumaki. So, kasi hanggang sa ilali, hanggang sa ano, may lumot. Hindi na ubos. So, unlimited. Eat all you can, kumbaga, yung lumot. So, naking tipid po talaga. Sabi ng owner, wow. Sir, sabi niya, dati yung harvest ko, tamang-tama lang ibayad sa tao, tamang-tama lang ibayad sa utang.
tama-tama lang sa bayad sa abono. Pero di ito, wala lang silang abono ha, 100%. Wala po akong ginagamit na abono. Atin lang, yung Aqualife lang tsaka activator. So, ginamitan din ito ng activator, guys, kasi activator, sabi ko kanina, hindi lang sa rice or whatever, kailangan din sa fish pond kasi mismong itong lupa na to, toxic na rin yan, acidic na rin yan. So, tinitignan natin ng activator yan. So, nung na-treat natin, nilagay tayo ng Aqualife, yun ang resulta. Ayan, 3 months, 2 bangus, 1.8 kilogram, or iba, 2, 1 kilo. Alam mo yun, yung dati na, dati harvest, 4, 5, 6, 1 kilo. So, ngayon, 2 lang, nag-1 kilo na. Napakalaking savings, naking tulong. 50 hectares po ito lahat ngayon. Actually, dahan-dahan hanggang 50 hectares na sila nagde-develop ng ating product. So, CS Agritech, we in our CS Agritech team will continue to research and develop natural product that will be beneficial to our country. Maraming salamat. Yan po yung sinabi ng ating formulator. Ang good news, develop na po yung ating pesticide na organic. Tinatryan na lang namin. Tinatryan na lang natin. So, ayaw kasi nila ilabas sa market na hindi masubukan muna natin dito sa Pilipinas. Although, matagal na yan, subok na sa ibang country, pero gusto nila muna itry. Kasi ayaw ng company i-market. Pag sinubukan, hindi effective. Kasi masisira yung pangalan si CS Agritech. Kasi one product lang mailagay natin at hindi effective, lahat po masisira. So, very careful sila labas ng bagong produkto. Pag nangyari po may organic pesticide tayo at proven, ay naku po. Hindi ko masabi kung gaano po tayo kalaki, no. So, kung ikaw diyan sa area ngayon, dumating 'yan, pwede kong sabihin na magiging multi-millionaire ka. Pwede kang maging mamandakit. Billions po yung agrikultura ng mga budgets ng ating government. Hindi lang government. Pero pag yan po ay may labas. Ako. At yung mga black bags na yan, yung mga problema ng mga farmer na yan, pag may mangyari na using our product, ay talagang amazed na yan. Amazed. Wala na. Sa atin natatakot. Natural pa. Okay? So, yun po yung ating product presentation po tonight. Maraming salamat po. Kung may mga tanong po tayo, everybody is welcome to ask question about ng product po natin. And every year, every Sunday po tayo na ganito. So siguro sa mga leaders, sa ibang Sunday naman na hindi lang product, pag-usapan naman natin yung business side kasi marami na nagre-recommend. Pag-usapan din yung negosyo. So, although itong product na ito, business, sabi nga nila, pag ang product effective, negosyo, darating lang ang negosyo. Totoo po yan. Kasi whether you like it or not, pag na-produce, na-introduce mo sa farmer at nagustuhan, hindi na po yan hihinto. So, magiging business na po yan. Yan napapasok ang negosyo. At ako mismo, na-experience ko na po yan. Nangyayari na po sa akin. Nung una, alam nyo guys, nung una, nung i-introduce ko ito, walang maniwala sa akin. Bakit? Nung bago pa tong technology sa Pilipinas, unang tanong nila, may ebidensya ka na ba? Nung una akong lumapit, sabi ko, ebidensya? Sabi ko, marami na sa Japan, sa ibang country lahat tinuturo ko. Kasi wala naman akong, una-una, hindi ako agriculturist. Wala akong alam sa product. Pero alam ko, gaano ka-importante yung bacteria. Doon lang ako parang nag-focus. Sabi ko, we need this product. Kasi yan talaga ang dapat. Yan ang tama. Sabi ko sa mga agriculturists. At which is, alam nila yan. Alam naman talaga nila yan. No? Na ang abono o yung mga chemical, yung cause, a main problem, yan talaga. Kaya nasirang lupa. Alam nila yan. Kaso lang, wala nga silang technology. And tayo po, dapat lumapit sa kanila. And magiging masaya po yan sila. Kasi isa po tayo sa mga katulong nila. Okay? So, yun yung maganda. So, mga ka-agree, yun po yung aking maiksing product presentation. Maraming salamat. So, ano siguro, question and answer na lang po tayo. Lahat po is open to ask question. Maraming salamat. Okay, sino po magtatanong? Paki-ano na lang yung ano ninyo, tawag nito.
yung pa-unmute na lang kung sinong gusto magtanong. Mangutanang ta ko sa imuha, sir. Yes, sir. Kinibang solusyon sa agri, organic agri, bisan bagong abri sa usakto na o virgin forest pa, kailangan ba nga hatagan siya fertilizer o pesticide sa maong lupa o dilin? O kiniba hatagan ba siya o abono o fertilizer o pesticide sa iyaha nga dilin na siya matakdan sa maong sakit o unsa? Balik to sir, hindi lang ako madungog sir. Kinibang solusyon sa organic agri, okay, bisag bago o abri pa o bagong abri nga luna ba, virgin forest pa siya, okay, kailangan ba nga siyang hatagan siya o fertilizer o pesticide sa maong lupa o dili na? Okay, ingani sir, no? Actually, kanang mga ingana nga bago, supposed to be dapat unta na tay gitawag na soil analysis bago ta magingon nga dili or butangan pa. Pero sa mga case na ingana sir, case to case gyud kung always ginaingon. So sulayan nila apply kung atong product, makita man na for how many days kung kinahanglan pa pag-abono dili. Kay wala man tay proof nga pag wala man tay soil testing nga kining yuta pag nagtesta naa ba gyud say minerals pa wala na. So murag guessing kumbaga ba. So pwede na to i-try ang product kay mostly mao man pud ang mga kliyente nako. Gi-try nila ang product, nakita nila nga wapo ang tubo, so wala na gyud sila nag-fertilizer. And then in terms of pests and diseases control, pag wala po'y occurrence, dili na po ta mo apply ang mga insecticide, pesticide. So makaingon ko sir, depende sa sitwasyon sa actual na sa farming. So depende okay. Yapon sir. Dili soil testing. Kailangan og soil testing. Sa mga baguan nga mga kwan sir, kanang bago po wala pa magamit, although murag kinanglan nato ipa soil, although ang problema man gud kung magpa soil test sa government, dugay kaayo. So na may mga murag digital sir, check lang nimo kung acidic ba o dili. Na man po yung mga digital nga ano karon. So, mao na ako ang base akong mga experiences. So, kailangan sa isa sir. Kung dili lang yun, sir. Okay, sir. Okay. Tanan ba nga product na abay pamaagi nga kini para ba sa iyaha nga ihatag o sa unsang paagi ba ka nga siya na abay guidelines ba nga kung kanos na siya ibutang nga product? Yes, sir. Naagyan ta. Yes, naagyan, sir. So every crops na ay siya proper protocol tawag na to procedure na agyod. So depende kung rice ba, corn, gulay ba. So na agyod tay pattern ba kumbaga. Na. Okay. Kung kaning ang yuta immune na siya sa synthetic nga pamaagi sa pag-abono kun na gyud siya. Very acidic. Acidic na siya. So unsang paagi nga kini siya o how long siya nga mapanidan nato kini nga effective siya nga ma kuan ba kanang mahatag siya nga fertilizer si kang crop ba si third crop or kanusa pangutan na kanusa mostly sir no based ako mga client three croppings sir wala na may abono three croppings so sa sugod sir mo gamit big abono 50% lang sample 8 sacks upat lang sa first cropping third cropping mo gamit mi tulo or duha na lang. So antod sa zero fertilizer mo sa third cropping. So mao na mong ano okay, sir, salamat. Among pamaagi. So and then ma-observe man nimo na sir, ma-observe nimo along the way nga ay dili na ta mo gamit kay gwapo naman kaayo. Minsan ang uban to croppings pero lang. Pero yes, ang pangutana nako. Oh, any kinds nga soil, kailangan ba nga na siya'y iharagod nga sukod nga ihatag sa iyahang abono nagdepende sa yuta una bay test sa o testing sa iyang yuta nga kana ra gyud ihatag sa iyang fertilizer okay so sa kadaghan kami sir ako based lang ko sa test sa interview sa tagiya sa farm kay kung muadto ko sa field mingon ko nga pila ka sako man imong gamit nga abono mingon siya 80 dito pa lang may bala na nako nga acidic na yang lupa kay taas naman siya requirements sa abono. So, bingon dahil ko nga,
O sige, gamit ang CHC Agritech provided nga mo deduct ang katunga sa mga bono. So, so far sir, kanang mga pamaagi na mo, 100% wala may nag-fail. Wala gyud may failure ana. Guwapo kayo atong ani. Basta ma-interview lang nato karon mo sa farm site kung pila gyud ilang ginagamit nga bono. Kung gamit silang upat lang gyud ang ilang ginagamit, then maura po nilang harvest. So pwede kong maingon nga magpabilin lang tagtulo pero we can guarantee nga mutaas pa imong harvest. So ana among based on ano lang sir, actual testimony. Na may guidelines. Sa to yes, pa na may guidelines. Na sir, na. Okay, salamat. Okay, salamat, thank you, salamat, sir. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you, thank you. Ikaw, Sir Joram, nakipangutan na? Kuy pangutan. Ang Tagalusan, baka may tanong. Si Sir Joram, expert na kayo ni. Sir Joram, baka nakaiputing isulti. Parang, parang ano, wala akong itanong sa explanation. Ganda talaga. Ganda talaga, oo. Actually, yung sabi ni Sir na software analysis. Analysis ka, doon malaman kung ano bang klase abono mo, kailangan ba ng NPK, kailangan ba ng potassium o ano pa. Pero pagdating sa mga microorganism, i-ano niya kasi yung lupa eh. Ibaguhin niya yung kondisyon ng lupa. Pagdating sa microorganism, kahit wala ng soil analysis, pag wala ng acid ang lupa, maganda na talaga ang kondisyon kasi microorganism na ang nag-feed ng mga tanim. Ganda yun, sir, yung tanong ni sir. Yes, yes, sir. Maganda yun. So, si Ma'am Ebony, may tanong. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Paki-unmute, ma'am. Please unmute na lang. Okay. Hello, sir. Yes, ma'am. Good evening. Hello. Hello po. Sige po. Magtanong po, sir, kasi nagtanong yung tito ko. Yes, ma'am. Yung tungkol daw sa ano, sa mais, medyo merong mga ano, mga uod kunti. Okay. Pwede ba daw niya applyan ng activator? Okay. So ganito, ma'am, no, pag meron na talagang occurrence, may uod na 'yan. Okay. I will recommend talaga mag-apply sila ng synthetic para sa uod. Kasi andyan na 'yan eh, ibig sabihin nakadapo na. So para kasi pag hindi po natin gagawin yan, posibleng lumaki yung damages. Although yung activator, makatulong po siya na hindi na masyado ma-infect yung iba pa. Yung iba pa. Kasi pag andun na yung iba, so ibig sabihin, hindi na siya kakalat. Pero pag andyan na yung uod, we need to kill na talaga. So kailangan talaga applyan natin kasi nandun na sila. Oh, kasi yung product naman talaga natin supposed to be is more on preventive side, prevention. Pero hindi tayo naka-apply nung una kaya andun na sila. So we need to kill. Kailangan natin, ma'am, i-suggest na lang po natin na mag-apply siya para sa uod. Yun ata yung in-applyan nila kasi yung nag-apply sila ng farmer's friend. Dalawa kasi yung partida. Merong sa farmer's friend at saka yung sa kabila, synthetic. Para yung sa synthetic ata ang may uod. Yung sa atin? Tapos gusto niya applyan ng activator. Mm-hmm. Pero ang maganda rin sir, may magandang balita din doon sa mais niya na tinanim. Yung inapplyan niya ng farmer's friend, maganda yung dahon. Mm-hmm. Mula daw ng sa punuan hanggang sa dulo, wala daw patay na dahon ang nakita nila. Kaya namang yung mga ano niya ka yung mga farmers din doon. Opo. At saka yung bagyo na ano, okay. Yung bagyo na dumaan na signal number 2 yung ano, yung Dinagat Island. Opo. Yung mais niya lahat, dumapa, natumba lahat sa hangin, malakas ang hangin doon. Ngayon yung mais niya, kaya bukas may magpamember, pati yung engineer magpamember na rin. Kasi tumayo yung ano niya, yung mais niya. Lagang amis. Kaya na-amiss yung mga kapitbahay niya na maisan, na-amiss. Yes.
Kaya sabi ko kay Dr. Victor na magpadala siya ng picture, yung pagkadapa at saka yung tumayo na. Mm-hmm. Kasi ang lalaki daw ng mga dahon, yung puno-puno daw niya. Mm-hmm. Hindi naman daw talaga na ano, talaga hindi ko nga alam kung paano tumindig, paano nakatayo na sa galing dumapa. Actually ma'am, yung mga ganyan ma'am, for me, no, hindi na ako nasusurprise niya. Kasi tama po yan, kasi during mga calamity, mataas. Kasi sabi ko kanina, pag ginamitan ng Palmer's Plan at saka activator, yung roots development, dadami siya at mataas. Kaya hindi po siya basta-basta mabuwal. Hindi po siya basta-basta mabuwal. Gaya din sa mga palay, yun yung advantage pag yung tanim natin ay na-develop yung root system. Kaya kahit anong bagyo, mas mag-survive siya. So, at matibay sila. Matibay. Kasi very healthy. Okay. Thank you, sir. Yun lang tanim. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you. Si ano, Bernabe family, nagtanong o may tanong? Yes po, yes po. Iloilo Antique. Sundan ko lang yung kwan kanina, yung tanong, yung about sa guidelines. Opo. Sa guidelines. Opo. Saan makikita yung guidelines? Actually, sa level ng produkto. Actually, sir, no, wala po sa label. Ang sa label kasi is general application lang. Kasi iba-iba kasi ang crops, iba-iba ang pamamaraan. So, ang gagawin natin, sir, kung anong crops sa inyo, hingi na lang po kayo ng protocol para maibigay namin. Example sa rice. So, ang gawin nyo, rice. So, ibibigay namin para sa rice, para sa corn. Yun yung ginagawa namin. Salamat, Brad. Contact na lang po kayo, sir, sa sino nag-invite para mag-contact din. Or pwede nyo hingin yung number ko directly para sa lahat ng mga tanong ninyo na mga application, masagot ko po. So, through text or through call. Salamat. Thank you. Si Sir ano, si Sir Boyet, Sir Boyet, magandang gabi po. May tanong kayo? To sa application na to, sir ba? Yes, sir. 1 hectare ilaka ang 1 kilo ba activator enough na sa 1 hectare? Yes, sir. Actually, enough na ang 1 kilo, ang 1 hectare. Kasi, unsa ba? What crops ba, sir? Anong tanim, sir? Humay. Yes, enough na, sir. Enough na. Yan lang talaga ang ating ratio. 1 kilo sa rice, 1 hectare. Tapos, ang farmer's friend na to, pila ka kuan kay every 15 days po na to apply yan. So, kanang 1 kilo, i-divide ya po na to na siya. No sir, yun ang sabi ko kanina, every crops iba-iba ang application. So sa rice, sir, sa rice minsan lang tayo mag-farmer's plan once lang. 1 kilo agad. Oh, apply ang 1 kilo. Once lang sir, once. Pwede na pwede to siya i-mix ang kwan, ang Maxi Grow. Sa Maxi Grow po sir, sa application sa Maxi Grow, sa rice hindi tayo mag-mix kasi i-apply natin yung Maxi Grow doon na sa 50 days yung palay. So ganito lang sir, land prep, activator, 10 to 15 days farmer's plan, then last natin is Maxi Grow, 50 days. Okay. So land prep, 10 to 15 days farmer's plan, then last Maxi Grow. So three application lang sa rice. Okay. Thank you. So,
sir, baka may tanong. So any si ma'am si sir, okay. Ano lang no, so kung wala o tayong mga tanong, ang so you can ask naman directly sa number ko, and then yung mga na-invite po sa inyo, kung gusto po ninyo maging distributor sa area, contact lang po ninyo yung nag-invite para po mai-discuss nila yung ating distributorship, no, kung magkano, and ganoon lang po kadali, no, yung ano yung, sir. Yes sir. Mangutan ako sir kung unsa ta ka sure na kini nga product effective 100% kaysa synthetic fertilizer. Maghatag daw og testimony labi na sa banana plant. Okay, sa banana sir no, actually sa banana 100% wala na ko gapa-apply og abono sa lupa, pero gapa-apply gyapon tag inducer kasi siyempre out of season magpabunga ta, so we need inducer pa rin. Pero yung aming product sir is focus on the soil kasi mostly kasi sa mga manggahan pag magpa-induce sila bulak man na siya pero gamay lagi kaayo ang maproduce na bunga kay mga hulog. So because ang soil is acidic, ang pag acidic man soil dili na kayo makasuyop og pagkaon ang mga ugat. So ang application na to is sa soil dito sa yuta ta mag-apply activator farmer's friend based sa akong mga kliyente testimony na prove natin sir na napadaghan na to ilang harvest. Actually na ako'y mga video sa concern no sa YouTube. Ay i-type lang limo akong pangalan, Ramos Adjarani. So da ako'y mga testimony dito mga manggahan nga matag iya ng sulti. Lang ko sa application de sir, ang 15 days sir katong transplanted na applyan dayon og after 15 days transplanted nga palay. Yes sir, transplanted po. Ang support man direct seeded man kami 25 days at 10 days. After pag apply activator mag-ihap ta og 25 days kung sabwag. Gikan sa pagpan sir, gikan pag sabwag nimo. Oh, 25 days. Oh, 25 days ta. Farmer's friend. Apo. Pero kung transplanted, 15 days ta. Okay, thank you. Yeah. Excuse me, sir. Asa to, sir? YouTube. Oh, pangalan ako, sir. Ramos Adjarani. Ramos? Apo, R-E-Y-M-O-S. Then Adjarani. I-type din mo sa YouTube. Magawas tong mga video na ako. Adjarani. Oh, Adja sir, Adjarani. Okay, salamat sir. Sa mga siguro sa mga uban na to mga kauban dili na nagamit ang product baka namoy ka testimony kamay. Hello, sir. Yes, ma'am. Mag-ask lang ko, sir, kung unsay application sa mangga. Kaya na yung tanan na ako, di ko katubag. Okay, ani ma'am, no? Ang mangga na to, always taga-apply 2 to 3 months prior sa pag-induce o pagmamula kay mo. Apply man sila nagpabulak, bitaw. So, 2 to 3 months bago sila magpabulak, mo apply na ta sugod. Kaya ang atong ginabuhat, mang good ma'am, is soil rejuvenator, soil rehabilitation. So wala pa'y pabulak, apply na tadaan para makondisyon na ang soil. The moment na magpabulak na sila, diyan nila makita nga, wow ang bulak, dagang kayo, then dili na mga hulog, maskin massive ang although factor man po na ang ulan, although na yung mga kalamite, at least dili 100% ang damage, no? At least naagya po tayo makita nga nindot nga production. So, always ma'am, 2 to 3 months mag-apply na ta bago magpa-induce sa ilang pabulak. Ah. So, kung mag-induce na ta na yung bulak, di na ta mag-spray, wala na. Wala na tayong buhaton kung ano siya bulak.
pwede gyapon ma'am, actually kung nagsugod na siya bulak, pwede gyapon ta ma-apply pero dili na nato i-recommend every 15 days, apaso na to every week, every 7 days. Kay ganun man ma'am para dili. Ma'am? So wala na siya may tabo nga spray sa dahon, wala siya may tabo nga anak. Wala tay application sa dahon ma'am. Ang atoa lang ma'am is soil. All soil lang tagyod. Wala tay apply sa dahon. Dili ta manghilabot unsay i-apply sa dahon. Basta ang atoa is ang yuta mapanindot nato kay Nadia ang dakong solusyon para manindot ang ilang harvest. Ako sir, nag-testing ko sir sa among abukado sir. Kay na among abukado is primero, isa lang kabuk bunga. Unya ikaduha. Kaduhang bunga niya, duha lang. Unya, ang katunglas niya nga bunga, upat lang kabuok. Unya, ang gibuhat na ako, akong gihalo ang farmer's friend o ang katong Maxigro. Uh-huh. Akong gipaisprihan ang dahon. Unya, ang uban po, ang activator po doon ang farmer's friend, ako pong gihalo, apply. Gibubo po na ako sa kapunan sa kanang bukado. Karon sir, kay namunga siya sir. Kaya kayo. Actually, pwede good ma'am ang atong product i-spray sa dahon. Kay atong Maxigro Folia naman good to. So meaning, pag na-spray niyo sa dahon, automatic. Usa na ka-proseso para musulod ang nutrient na pamaagi sa dahon. So pwede na siya nga buhaton. Pero, very ano magod po na siya good, very laborious kung magpaagita sa dahon. So ang ginabuhat na tumasayon, ang soil lang yun, dako na siya tabang. Pero kung gustong i-apply sa dahon, why problema? Mas guwapo yun unta siya kung ma-applyan pa yun ang dahon. Kaso lang kung costing mang ang gastos po ba, additional gastos na po kung applyan pa yun sa dahon. Ang kuan magud sir kay duol ra sa tiris di dali ra kaya na isprehan. Mo lagi ma'am. Okay na nga na ma'am mga gilagmay nga ano, okay na sa dahon pero kung dinaghan na bitaw ma'am. Dako pa na gasto. Mo gani, yung gani ko pwede di ayno kay nang lambungan nag-experiment ra gud ko ako sir. Pwede gud ma'am, nindot kay oi. Unya, napog ko ina ko ana. Oo. Unya ang ako pud sir, ako plantita sir, nanom ko mga nag-online pugog mga kanang mga ornamental plants, kanang mga kaning mga kuan, philodendron. Unya one time nangayo ko sa akong uncle og kaning medisina ba. Unya ang nangayo lang ko gamay kay ang akong orchids, may mga kuan daghan kayo mga black, mga kanang bugs. Opo. Kanang mga babaw nga yellow. Unya karon gitangan ko sa akong uncle kay naman sila daghang basakan kay usually tagaan lang ko ni uncle og kanang mga script kay daghan man sila sobra. Okay. So ang naitabo adto na tong farmer's friend wala ko nagbali-bali ba. Kaya ang naitabo gyud nga na disgrasya gyud ang akong mga tanom wa ko ka online kay ngano. Naisprayan og run up. Agoy. Di mudo karon na nang luy-luy tanan unya katong akong katong mga kanang steam gani nga murag tubigon. Nang nahurot pag ang mga iyang mga dahon nahurot unya ang mga iyang mga tumoy nangamatay. Unya nag-goal ko lang kung unsa naman ni akong tanong unya ang akong orchids. Biskita ang kay kulo siya, yellow, manay violet. Natingan ako pagka next day nahimo na tanan og brown, pati ang ato mga purus brown na tanan. Nag-goal jud ko yung kung asa naman tong farmers man maayo maka ni testing ako ni kung unsa ni ka maayo. Karon, nag-gumol ko, di nag-explain ko sir unya. Katong mga katong uban katong mga steam nga hotok, nagpanit-panit siya. Labi na katong philodendron, nag-uubi ko kay mahal dito tag 2.5, tag 3.5. Pero tinggulan ako ng lupay-pay ang ilang mga dahon as in nangahulog na gyudanan. Yung kung saong ka na ako ni testingan ko ni sa farmer's friend. Moto ang technician diri ng ari sa balay katong sa technician sa kanang agriculture na kuan. Kay friend ba po na ako gipicturean ako akong mga tanong. Kunya karon naghinahina siya bangon sir, naghinahina pero imposible na kuno nga mabuhi itong akong mga tanong. Every other day ko nag-spray og kaning farmer's friend. Maglatang lang po sa kaadlaw, farmer's friend na po. Karon sir, nanambok na nunga sila sir. Unya nagkadaho, namulak ba ang uban? Yes. Motoy, muna ako personal testimony o mag-kuan ko, mag-demo ko, mag-testimony ko sa akong nahitabo sa ako, nga murag wala gituyo ba nga na-disgrasya. Correct. Ni Arig yun ang
niya ni tan-aw siya sa kanang mga steam nga murag nag katong mga sugat niya nag-ilom gyud siya. So mo nang perfect kayo nga testimony nako nga. Guwapo di ini, guwapo di ini nga. Yes. Kwan, how much more katong healthy na daw niya butangan farmer's friend. So yes. Mas okay gyud siya. So mo to nga nakatabang pud nako na na-disgrace siya akong tanong. Actually, yes. Nakatabang sa akong testimony. Kay makatabang gyud sa nag-healing kay tungod pa ingon ko ganina na yung mga antibiotic ato ang bacteria mo create antibiotic which is mo repair sa mga damages. So grabe ka is grabe bitaw ka skillful or grabe ka powerful ang panghunahuna sa mga bacteria no kay sila gyud mo protect sa mga plants kay mao na ang ilang trabaho to protect the plants para pod nga sila matagan ng pagkaon sa mga plants pamaagi sa ilang mga sugar. So, symbiosis yun ang sila, ma'am. No? Mapakamatay ang bakterya para lang sa mabuhi ang ilang tanong. So, ano na ang advantage pag naatay bakterya ginagamit. Thank you kayo, ma'am. Guwapo kayo ang imuang testimony. Ang maka-inspired no? Sa uban nga na sulayan yun nila ang akong plano. Thank you kayo, ma'am. Sir, nakoy pangutana, sir. Yes, sir. Pila ka percent nga kini nga product makasalig yun ta nga makahatag yun siya og good nga kaning result. Okay. Ako sir, ako yung pangutanan, sir. I give you 100% or more. Kay daghan na kay kog mga kliyente, sir, nga na-amaze naman sa result. Siguro ang mga baguhan pa dili pud sir no nakita na gyud nila. So, I can guarantee sir 100% nga makatabang or mutaas. Okay, salamat sir. Salamat sir, salamat sir. Thank you. Dili ta maulawan. Yes sir. That's right. Kay murag nay nanguta murag mirong nagtanong kanina sa banana. Okay. Oh, ikaw sir, kasi experience mo sa banana ma. Sige sir. Tagalog ko kasi mirong mga Tagalogson dito. Tama. O, kasi Tagalog pero Itagalog ko na rin. Yung sa banana kasi, yung iwan ko kung tissue culture yun na paraan. Kasi that's why na bumili sila ng product na 1.5 million. Yun. Tama. Product na. Kasi nakita nila yung ebidensya talaga, problema talaga sila sa Panama, usaryum. Tama. O yung na soil inhabiting fungus, sisirain talaga yung lupa at saka yung tanim mo. Ang kaligtas ng share in activator, 15 days lang sa activator. Wow. Bumili agad ng 200,000. Tama. Nagmigas ng kisikos. Nakita talaga nila yung resulta nila. Noon nagka-problema. Ngayon, yung nagtanong sa banana, dati sabi niya, share hectare, gumagastos kami ng 7 or 10,000 pesos per hectare. Okay. Pero nga, zero chemicals, wala ng abono, wala ng fungicide. Ang isang ektarya nila ngayon na tinanim, after 21 days, hindi makapaniwala yung paligid. Yung mga nag-ano sa kanila ba, nag-kutya ba, na imposible makaparis, makapatubo ka ng magandang tubo ng saging na walang abono, walang synthetic, walang mga lason, walang ano, fungicide. Pero nagtaka sila, sir, napakaganda yung tubo, malusog ang saging. Tapos napansin nila, in one hectare, hindi sila umabot ng, siguro hindi umabot ng 3,000 yung magastos nila per month. Kasi isang ano lang eh, isang ano lang ng activator, 500 grams, at saka Maxigrow. Eh, hindi abot siguro ng, or 3,000 ang magastos nila. Ano, dati gumagastos sila ng, failure pa sila. So yun mga ebidensya namin dito na nakikita talaga na talagang tinatawag na sa GMA yung eyewitness. Tapos yung pamangkin ko, tanong kanina yung sa banana, dati nag-abono siya na 2 times a month NPK yung urea. Pero nalagay din siya ng konting humus. Ang problema, hindi quality yung bunga ng saging niya. Naglalason siya, naglalagay na sa fungicide. Ngayon, good news. Kasi sabi ni Kel, yung in-spray na lahat na sa saging ko, sa puno at sa kasadahon, Farmer Spring na lang at Maxigrow. Sabi ko,
hindi ka na ba naglalagay ng, hindi ka na ba nag-i-spray sa, ano, nagdilig sa puno? Sabi niya, hindi na, kasi yung in-spray niya sa dahon, every month yan, nahulog din sa lupa. Nagtaka siya, kasi once na lang siya nag-abuno, kunting ano na lang, abuno, putas na lang nilalagay niya. Pero sabi niya, ang saging ko, napakagandang quality, hindi malaki, hindi maliit, pero talagang magandang quality, mabigat masyado ang saging niya. Tapos ha, nakasave sa almost 70% ng gastos niya sa dati niyang ginagasto. Ngayon, almost 30% na lang ang ano, 70% talaga ang nabawas niya. Bumawas siya, pero magandang quality. Like noon, nagdagdag siya, pero quality. Yun ang mga idea namin dito. Talagang eye to eye nakita namin talaga yan. Testimony talaga yan ng ano. Tama, tama sir, no? Kasi yung client mo, totoo man talaga bumili ng 1.5 million kasi hindi naman maglalabas ng malaking pera ang kliyente mo pag hindi dito. Kasi nung una bumili lang sa'yo ng 100,000, ngayon bumili lang 200. Hindi ngayon ng 1.5 million, kanina tumawag na naman, baka bibili lang, may bibili lang po down ng 1.5 million. Sabi ko, grabe na ito, no? So, kasi, ano na eh, malaki man din talaga ginagastos nila sa kanilang sagingan. Umaabot din ng million pag ilang months ng application. Sa sambuang. Dahil sa napakaganda ng product natin, diba, almost 350 hectares ang nimimintain mo sa Sambuanga? Yes, sir. Actually, kung more than kung, 300 plus yan, hectares no? Na ang nagagamit more than sa rice field. Kasi nga, yan yung minimaintain ng ating local government. Pero sir, pangutana ko sir. Pangutana ko sir. Yes sir. Kani ba nga product, dili day di ingon nga, kani regyud siya ang imong ihatag sa imong pananglitan sa banana, dili gud nga, kani regyud siya nga product nga ihatag ni mo. Pwede ka nga mo, kuha pa og lain nga mga product nga ibutang sa imong kaning gitanom. Actually, sir, pwede na good na mag-combine-combine. Kasi naman po yung uban mga farmer na kung sila ilang product, wala yung problema, sir. So, kay ang uban, gagamit man good po sila o mga organic na fungicide o organic na mga foliar. Pwede na good, sir. Kaya ang main na good itong purpose na itong product is more on sa soil. Sa soil. So, kung mag-combine sila, sir, okay, sir. No problem. Hindi siya complicated sa itong produkto. Very friendly ang atong product. Very friendly. Wala ay kaso kung magbutang sila kung saan sa diya. Pero unsa saan sa pagina ito ihatag sa ilang testimony kung mauni nga product, magbutang pataglay nga product. Kung kanin ba nga product, kanira din nga product para makita na to siya kung unsa yun ang result sa iyang gitanom. Di ba? Actually, sir, na yung mga farmer yun nga hindi lang yun po nilang gigamit ito. Ha? So na po yung mga farmer, nag-combine pa sila gabono. Pero ang nakita mong doon nato, sir, ang so far sa ilang testimony nga, wala sila mong gamit sa itong product, maurag yun nilang yield, mubo kayo, maurani. Nung nag-apply na sila sa tuwa, amaze sila kay ni shoot up ilang harvest. Panindot. Uman, ang wala pa sa itong product gigamit nila sa una, dagang kay sakit, dagang kay mga mananap, dagang kay mga problema, after naggamit sa tuwa, na-lessen na ang mga mananap. So, dako kayo improvement after using sa atong product. Dito ta murag na-amaze sila sa atong resulta nung nag-apply na sila sa tuwa. So, maula po na kung nakita nga sir no, sa kalainan sa atong produkto after nila magamit atong produkto. Okay, salamat sir, salamat sir. Thank you, thank you. So gapo ni nga ni no, actually guys, this is very good ining ni ba nga mga pamaagi mangutana na kay ano you know, man maka-learn man gud taan ni God no. So based sa atong mga experiences, especially sa atong mga leader karon nga maka-encounter po dong mga ingani nga mga questions, so at least makasagot ta nang maayos no. So ayan. Ingana mo ko na sir kay basin na yung mga utana sa ito ha. Kung saan na ito pag-explain kung di kabalo. Kasi exactly. Ano explain sila ha. Diba? Exactly sir. Kaya dagay kay salamat sa imo mga utana. Okay. Sir Bobby, may tanong po kayo. May gabi, sir. Good morning.
Sorry kay sir, dili kay madungog sir. Sir, dili madungog sir. Putol-putol imo signal sir. Hindi marinig. So, pakiano na lang siguro sir no, yung question mo na lang sir i-forward na lang through text or what kasi hindi namin marinig or through message na lang dito sa messenger natin. I think siguro wala na tayong mga tanong no, siguro iba hindi pa nakakain. Si Sir Joram gutom na daw. Gutom ka na Sir Joram? Yan ko. Anya po sa to. Buwan ko. Sir Eli, Sir Eli. Magandang gabi sir, magandang gabi po. Andiyan po yung partner po natin si andiyan po sa Pangasinan. Pangasinan, meron tayong Pangasinan. Nawala yung audio niyo, sir. Mahina po signal. Mahina nga, mahina. Mahina. Alexander. Sir Eli, mag-request tayo ng Zoom meeting sa grupo mo kung may pagkataon. Oo, oh, sir. Oh. Ischedule po namin. Oh, para magkanda tayo ng yan sa Luzon naman. Wala po yata kayong grupo, sir, sa Luzon, ano? Wala pa, sir. Kayo lang. Si Alex, oh. Diyan na po. Saka line na po si Sir Alex. Hello, Sir Alex. Manang gabi. Orda neta po yan. May tanong po ba kayo, Sir Alex? Mahinang signal, sir. So, thank you so much nung nag-attend ng Tagaluzon. Actually, wala pa po tayong grupo dyan sa Luzon, no? Sa tulong po ni Sir Eli, siguro magsimula tayo doon. So, ano lang, contact lang tayo ng contact para mapalaki natin yung ating organization dyan, Sir Eli. Yes po, sir. Mag-ano po kami, mag-schedule po kami, sir, sa ano, sa Zoom meeting din. Sige po, sige po. I'm much willing po, sir, na magkaroon tayo ng Zoom meeting sa grupo mo. Dayan, si Luzon, no? Si malawak ang area ng Luzon. Ganda yun. Sige, sige siguro, no? Kasi ano na rin, mababa na rin yung oras natin. Siguro next Sunday naman ulit. So siguro na satisfied naman natin yung mga question ng ating mga sumali ngayon sa Zoom. So maraming salamat po sa inyong panahon at time. Alam po napaka-busy. Wala po ako. Mahina yung signal ko guys. Mahina. Putol. Hindi na. Hindi ko marinig yung mga tanong. Ang tanong niya, sir, ano, kung mayroon daw manghingi ng demo? Sino po to? Si Alexander? Apo. Sige po, sir. Wala namang problema, sir. Ano na lang, contact na lang kay Sir Eli then para umakontakt din ako. Then, pag-usapan natin po yung mga demo na sinasabi.
Thank you. So guys, no? Siguro hanggang dito na lang. So maraming salamat. Thank you so much sa lahat. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Maraming salamat kay. Salamat si Ray sa assist. Salamat kayo. You're welcome, sir. Welcome po lang. Salamat sa Tagaluston. Salamat sa si Eduardo Libatin. Libak ba ito? Libak ba ito? Wow. Oh, sa Libak, punta kami dyan. Brad. Eduard. Ibu ni talakay. Grabe yung ano mo. Testimony mo. Jerome. Salamat kayo. Jerome Palomar. Ay, Jerome Bar. Jerome Bar. Kasunod sa Japan. Hello. Invite na po sa sunod Domingo, ma. Alma, papa, atinin mo. Dong. Oh, itry ito na kung sa kuan. Sunod Domingo. Kung nagtrabaho sa team ito, ipatin na. Para ka, mahimbalupon siya. Ay, Brad Rubin. Brad? Brad Rubin. Yes, Brad. Ah. Siguro, magpaano po ta sa Surigao ng San Gopon? O, magpaano ta sa Surigao San Gopon? O, mag-request na kay si Ray? Oo. Mag-request na kay si Ray, no? Oo, oh, maganda po. Mag-request na kay si Ray, no? Schedule ta. Magpagalok na tayo kasi mayroong mga pila ang ko ano ya kung magpa-exclusive og basong. Kuan kang Rodin? Kuan kang Rodin? Saya kay siya.